Welcome to Donmar TV News Channel. Isinaysan tabi ni Pangulong Digong Duterte na ang mga espekulasyon na may kapalit ang tulong o ayudang bakuna ng China sa Pilipinas. Binigyan din ng Pangulong Digong na hindi nagdemanda ng anumang kapalit ang China sa pagbibigay ng bakuna sa bansa. Ayon sa Pangulo, hindi nila napag-usapan sa nabanggitang pagkakataon ang isyu ng Scarborough Shoal. Sinabi pa ng Pangulo na tinanggap ng gobyerno ang Chinese vaccines, subalit hindi ito rason upang ikompromiso ng bansa ang ating claim sa West of Philippine Sea. Tumawag ako kay President Xi Jinping. Sinabi ko, kasi yung kasagsagana ng COVID, may kung wala, yung walang dumating talaga, walang makapkap si Secretary Galvez. Tumawag, sabi ko, si President, I would like to ask for your help. Until now, the Philippines is really at a loss of how to get the vaccine. Sabi niya, it's okay. We will help you. Ganun lang. Hindi naman sinabi, kalimutan mo yung Scarborough Shoal, bibigyan kita. Sinabi lang niya na, as simple as that. Sabi nga, thank you, Mr. President. It's okay. Yun. Tingin ng kalaban dito, sir, parang ibinibenta ro ng Pangulo. At tingin ng mga dalawa, ibinibenta tayo ng Pangulo ni Pangulo Duterte sa China. Hindi. Kasi kung ano, magkipag-away tayo, wala tayong, hindi tayo makikinabang. May pag-asa pa ba? Ito yung tingin ng mga kababayan natin. Is there, I know the president's doing working so hard, pero ang dami nagngangak-ngak ng mga kalaban niya, kaya baka nabubwisit ang China. Pero may pagkakataon pa ba na maayos ito na para tumigil din ang China sa keep on occupying the islands? What do you believe? What do you think? Of course, hanggat may buhay, may pag-asa. At ganun ang aking paniniwala. At kahit sa ngayon, pang pakiramdam natin, napakahirap ang kailangan natin gawin, hindi natin pwedeng tigilan. Dahil interest talaga ng bansa ito at nawawalan tayo ng teritoryo. This is the first time since the war na nawalan tayo ng teritoryo. We have actually been acquiring territory since 1945 except in the period of the previous administration kung kailan tayo nawalan lang ng teritoryo. Kaya hindi dapat pabayaan 'yan at wala tayong solusyon. Parang tao 'yan suntukan kayo, wala kayo mare-resolve. Kailangan mag-usap kayo. Di dapat mag-usap talaga yung China at saka ang Pilipinas. At sa nakikita ko, mukha namang open ang China sa mga paglapit ng presidente sa kanila, hindi lamang tungkol dito sa problema ng West Philippine Sea, kung hindi sa lahat ng iba't ibang bagay, tungkol sa mga development, tungkol sa mga infrastructure, lahat yan. Kaya't sana, alam ko ipapagpatuloy yan at sa palagay ko, bubunga din yan ng solusyon para at least meron tayong understanding. Unang-una, hindi na magpuputukan. Pangalawa, hindi na lalawak yung kanilang mga itinatayo doon. At baka sakali, baka ipagamit pa sa atin kung tayo ay magkaintindihan. Tignan natin. But these are the things that we should be working towards. Huwag natin titigilan yan. And alam ko naman that China will continue to talk to us basta tayo ay handa na makipag-usap. So tama itong tinatahak na Duterte administration na kausapin na lang itong China rather than mag-file ng mga diplomat na mga protest sa United Nations. Kasi halimbawa, yung pag-file sa atin ng kaso natin sa United Nations, hindi pa napapag-usapan, sinabi na ng China, hindi naman kami signatory dyan eh. Walang kabuluhan sa amin yan. Kahit na ano maging desisyon dyan, tutuloy pa namin yung gusto namin. Pero yun nga, kaya hindi ko nga maintindihan kasi sinasabi nga nila, sabi ng China, mag-usap tayo. Ayaw natin sila kausapin noon eh. Hindi ba? Basta't puro maiinit na salita ang binibitiwan ng gobyerno noon. Tuloy. Kaya tayo napunta sa ganito. And if you look at the president's situation now in terms of China, kokonti na lang ang option niya. Kasi nga, we have painted ourselves into that corner.
na kalaban natin ang China. So tayo ang nagmamatigas tayo. Tayo ang nag-initiate niyan, kaya nagagalit ang China. Eh, well, kung titignan ninyo, nakarang administrasyon kung titignan ninyo ang kasaysayan, eh siyempre, palagay ko, yung China talagang may interest din. Hmm. Pero hindi lang naman tayo ang nakikipag-ano sa ano, may Vietnam, pati Brunei, pati Malaysia, lahat. Hmm. Eh, lahat naman yan, eh, nakita mo yung nga sa Paracel. Hmm. Yun talaga, nagbarilan sila ng Malaysia. Hmm. Eh, hindi naman natin gustong umabot sa ganun. Mm-hmm. There are three methods for to decide these issues, mm-hmm. ng ganyang klaseng mga issue. Mm-hmm. One is to take it to the UN, uh-huh. which is what we did. Uh-huh. Pangalawa is to go to war. Uh-huh. And pangatlo is by bilateral agreement. Yon. So, bakit tayo pupunta? Ayaw naman natin makipaggera. Ginawa na natin yung ICC, hindi naman talaga naging effective. Anong natira sa atin? Bilateral. No options left. Bilateral. Kailangan mag-bilateral tayo. Kailangan pero sinasabi natin ng iba nila, associate justice, mag-file, ang dami nang ipa-file ng mga reklamo. Pwede mag-file to make your position clear. Oo. But, sa habang kung gagawin natin yan to make our legal position clear, di okay. But kailangan pa rin natin silang kausapin para sabihin natin, kung tayo may inabla kita, pwede naman yung sinasabi magkakaroon tayo ng agreement, ng compromise, di ba? Mm-hmm. Eh yun siguro din ang dapat natin gawin sa China. Pero may katanungan po sila, sir, reaction daw po ninyo dito sa sinabi ni Senador Gordon sa mga kasamahan niya, mga politiko. Itigil na yung grandstanding na yan at magsalita, speak with one voice on China issue. Ano hong reaction ninyo dito, sir? Ay, totoo yan. We really have to be, siyempre, kailangan basta tang Pilipinas ang pinag-uusapan, kahit sino pang katapat, China man, Amerika, kahit saan, talagang lagi natin iniisip ang interest, ang national interest ng Pilipinas. Mm-hmm. Naalala ko nung masyado tayong lumalaban at sa China noon, nung nakarang administrasyon, hindi man natin kinakausap. At sinasabi, kanino, anong panig kayo? Kayo ba ay pumapanig sa Amerikano? Kayo ba ay pumapanig sa China? Kanino ba kayo kumakampi? Ako, wala naman akong kakampi. Hindi naman ako nagtatrabaho sa Beijing. Hindi naman ako nagtatrabaho sa Washington, D.C. Dito ako sa Manila nagtatrabaho. Tama. Ang interest, ang hinahanap ko lang, ang interest ng Pilipinas. Correct. Eh, delikadong usapan yan. Pero kagaya ng sabi ko, kung ang North Korea at yung U.S., ay marami silang nagawa at napunta na nga sa isang summit, siguro naman tayo naman kaya natin. Mas pinakamahirap sa lahat pagka may gulo ay hindi natin napapag-usapan yung Pilipinas. Kailangan lagi natin inaalala, ang iniintindi natin dito bukod sa lahat ay ang Pilipinas, mm-hmm. at ang mga Pilipino. Huwag natin intindihin ang mga gusto ng iba. Pilipinas lang talaga ang dapat natin intindihin.